magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo para magbigay ng update sa mga pangyayari po sa ating kinaguriang mangusin phenomena. Ayan, ganun siya kapinde, no? Phenomenon talaga, Ata Francis de los Marcos. So, tulad po ng update natin kaninang umaga, ang na-serve lamang po ng NBI, ng Cybercrime Division, is yung RA8050. So, yung mga pinitang nila, habang tinitira nila sa social media, ang ating magiging ng mga tagapagpasunod ng batas, ang ating NBI Chief Vic Lorenzo, na sinasabi nilang napagkamalan lamang si Francis Leo Marcos sa RA10364 at sa RA7610. Ito po yung sa human trafficking at saka yung sa ating violence against women and children. So, for update po, ang na-serve pa lang po ay ang 8050. So, wala pong katotohanan yung mga sinasabi ng mga vlogger niya na napag-initan si Norman Magusin at Francis Leo Marcos. Pero ngayon po, atin po inaasahan na yung dalawa pong warrant of arrest niya ay isi-serve na po for inquest. So, nag-aantay lamang po tayo. Sa human trafficking case po, meron po siyang 6 counts. Ibig sabihin po, 6 ang complainant natin dito. Civil Macalo, Merly De La Cruz, Joanna Rebecca, Mary Grace Ochoa, Criselda Monserrata, Criselda Tagina, at yung pampito po sana si Mrs. Pelaez na hindi na siya nag-complain. So, naiintindihan po natin kung bakit. So, ang kasama po ni Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, sa kaso ito ay si Celiamor Bileg, alias Shelo, Juliet Peralta, alias Julie, isa pong Ali Ashkal, parang sounds Muslim ito, at ang Pinaguriano alias na Samurai. So, ito po yung ating inaantay sa ngayon. Mga alas 5 daw po maisi-serve. So, for the time being po, gusto lang natin i-clarify na wala pong persecution na nangyayari dito at ang mga NBI po ay nagpapatupad lamang ng batas. So, hindi po sila nagkakamali katulad ng barangay na pwedeng magkamali. Sila po ay nakabase lagi sa lahat po ng dokumento. At bago po sa dokumento, i-verify po nila yan. I-chine-check nila yung mga tao kung sila po ay talagang sigurado na si Norman Mangusin mismo ang taong yon, ang suspect na yon. So, yung mga haka-haka natin, yung mga fake news natin ay pinagkakalat, ingat po for misleading the people. Kasi po, ito po ay isang kaso na maaari pong gamitin sa inyo. Especially po, ang pinasasama nyo ito ay ang department po ng Cybercrime Division ng NBI. Pinakamataas po, isa sa tagapagpatupad ng batas, ang departamento ito. So, Marie Rojas po, mamaya po.